Ayan mga kalotoy, ito yung nakuha kong chihuahua. So day 3 niya na para mag take ng vitamin K. Vitamin K ba yon? So yun, vitamin K nga. So kaya nagtataka kayo bakit nagtitake ng vitamin K? Ito po ang kanyang itsura. So normal naman siya na ganyan na effect. So Benadryl lang. So ngayon, dahil bakit nagtitake ang chihuahua namin ng Benadryl? Isang reason is sabi ng vet is dahil sa racumin. So hindi siya kumakain totally ng racumin. So anong nangyari siguro nakakain siya or something. Pero sabi kasi sa label ng racumin, so hindi ko naman sila sinisiraan, pero kasi sa label ng racumin sa back ng box niya, hindi daw siya nakaka-harm totally ng pets, ng mga domesticated pets yan. So ito ang nangyari. So kayo mga kalokotoy, kung may racumin kayo, huwag nyo nang ipapatake or gawa na lang ng ibang ng solution para mawala yung daga, mag-trap na lang. Kasi kapag ang pets nyo kumain, kapag ang daga kumain ng racumin, then napatay ng pet nyo. So ganito ang mangyayari sa pet nyo. Yan. So normal yan sabi ng vet. So take lang talaga lagi ng every 3 hours ng Benadryl. Gagaling naman siya. So yan yung epekto ng vitamin K. So yun lang, ulitin ko ulit. Ingatan nyo yung mga alaga nyo. Huwag nyong ng racumin, huwag na kayo magtitiwala kasi mura lang yung vitamin K, pero yung kawawa, napakawawa. Kung pwede lang magmura dito sa vlog ko, gagawin ko pero bawal. Nakakainis. Kasi 4 months going 5 na siya. So kawawa naman na ganyan. Kasi syempre nagtitiwala tayo sa label ng mga products na nabibili natin eh. So hindi natin alam na may ganyan pala. May nabasa naman na akong content na sa internet na yung racumin paste is harmful siya sa pets, sa dogs, cats, birds, pati na rin sa pigs. Pero sa mismong label ng racumin, hindi daw. So ayan mga kalokotoy, kinuha ko na talaga yung racumin paste. Yan. Okay? Hindi naman ako galit. Nakakainis lang. Sana baguhin nila to. Or kung may researcher sila, ayusin nila kasi. Ayan o, nakalagay dito na precaution. Store away from food and animal feeds. Keep this pack in a locked dry place provided use as directed racumin. Will not be harmful to human and domestic animals. Pero ang nangyari, ang ano rin ng vet is ganito ang mangyayari. So ano mangyayari kapag kumain sila nito or hindi aksidenteng nakakain sila ng ganito na racumin paste? So magkakaroon sila ng yung substance sabi ng vet is magkaano ng faramin or yun yata yung pronunciation. So yun ang delikado sa mga animals. Ayan, nahirapan siyang huminga pero normal naman kasi magte-take effect na yung Benadryl. Pero kasi syempre, ayan, kawawa talaga. Ayan, medyo umukay na, medyo umupa na agad yung pagkakaano. Nag-take effect na. Yun lang talaga, nakakainis lang. Sana ayusin nila kasi yung faramin, pag kumain sila nito, actually hindi naman ako nurse or ano lang, yun lang sabi ng vet ng animal house. Ang sabi nila, pag nakain ng ganito, magkakaroon sila ng blood clot. Nope! Hindi pala magka-blood clot. Hindi sila magbo-blood clot. Ano? Mamamatay sila sa pagdudugo. Yun, mamamatay sila sa pagdudugo. O yun, yung pala ang tawag. Sorry mga kalokotoy ha. Mangyayari pala is, correction lang, is warfarin toxicity. So yun ang magiging cost ng pagkamatay ng pets nyo. So hindi nyo malalaman na magkakaroon sila kasi, ayan, kagayan yan. As is where is, hyper pa din siya, malakas kumain,
Yun lang talaga siguro, pag marami nang natik nito, syempre hindi naman natin nababantayan yung rakumin kasi pag nilagay nyo yan sa sulok, iisipin nyo nakain yan ng daga. So syempre, kinain ng daga yung rakumin paste, napatay ng aso nyo yung daga, so yung warfarin toxicity nasa pet nyo na. So harmful sila talaga, nakakainis kung pwede lang magmura sa totoo lang. Eh, kasi syempre 4 months going to 5 months na tong chihuahua na nakuha namin. Yan siya. Kawawa talaga. So day anong day na tayo ngayon? Day 3, no? Day 3 kami ng injection ng vitamin K1. So mura lang yung vitamin K1, which is around 200 plus or something, depende yan sa vet nyo or ano. Kasi naawa yung vet sa amin, kaya nag-ano sila ng TF nila. So, napaka-bait ng animal house yun, di ba? Opo. Animal house doon sa Jupiter. So, sa susunod ko na upload ulit or sa susunod kong video, ito ang gagawin kong content. Kasi nakakaawa talaga. So, kung may mga pet lover kayo, wag na kayong gumamit nito. Yan. Kasi, nako, nakakaawa talaga. Diyos ko po. Ayan, no. Pero yan, humuhupa na siya dahil sa Benadryl. Yun lang, puyatan nga pala mga kalokotoy, puyatan. Kasi, 3 hours ang pag-inom nito. Depende kung magre-react pa siya sa body ng aso. So, ang cost niya, yung nasa pinaka forehead, magkakaroon siya ng mga bukol-bukol hanggang sa maging Taguro Brothers, yun ang tawag namin kasi kawawa talaga yung aso. Mga kalokotoy, day 4 ng pagbabitamins niya ng Benadryl, kasi mamaya after an hour, babakunahan siya ng vitamin K. So yan ang mangyayari kapag ang mga pets nyo ay nakakain ng rakumin paste or any rakumin, pero kasi sa box talaga nila, hindi daw harmful para sa domesticated na mga pet. So pero as per doctor, vet, nakakain sila at magkakaroon sila ng warfarin toxicity. So ang mangyayari, so ngayon ang advice ng vet, shotan muna ng Benadryl para hindi mag full blown yung allergic reaction ng mga pets nyo sa vitamin K. Kasi ang vitamin K is, ang nagpo-proceed lang nun or ang nagagawa lang nun is yung mga vet. So, ayan. Ganyan kahirap ang dinunot ng rakumin sa amin. So, imbis na ngayon, rest day, wala. Walang rest day. So, pupunta kami ngayon sa animal house sa Jupiter kasi doon yung kanyang vet na napakabait ng mga staff. Hey, ano, views on views muna. Naitusok. Halak ka! Tinusok na ni Doc Gidis sa sarili. Zombie na naman yan ngayon. Very good. Ay, malikot. Shim. Ulo, no. Hindi, nag-diaper na rin yun eh. Tapos nung nung second day niya, 20 minutes na po. Tapos kahapon, 1 hour. Ano po, ganun po ba talaga? Patagal ng patagal. Pero pwede din may time na kumbaga, parang masasanay niya. Ah, okay po. Inantok kayo, tipsy. Medyo natakot lang ako kahapon doon kasi para siyang umuubo. Para siyang nag-hiccups ang nangyayari. Pero hindi naman siya nahihirapang huminga. So far po, hanggang ganun lang naman. Parang isinisinok na nauubo-ubo siya. Kahapon, gano'ng katagal lumabas yung kumbaga parang allergic reaction? Mga 1 hour do. Nung doc, yung vitamin K, parang nagkakaroon sila ng allergic reaction. Oo. May tendency talaga na magkaroon sila ng
allergy sa tanan. Oh. Kahit anong breed po yun o small dogs lang? Lahat. Kahit lahat. Na itsura nun pag gano'n, no? Makaching-haching. Ayun, gano'n po siya kahapon, pero hindi naman rapidly ang nangyari. Tagdip lang. Ano si... So, ayan, mga kalokotoy. Day ano tayo ngayon? Day 4. So, pauwi na kami. So, pauwi na kami ngayon. Shimini! So, ayan, after naturukan si Shimini ng gamot around mga 5:32. So, ngayon lang nag-take effect yung vitamin K, na allergy siya. So, makita nyo. Hindi, ano kasi siya kanina ba? Benadryl. Oh, nag-Benadryl siya. Pero ngayon, yan na, nag-effect na naman yung vitamin K. Yan. So, ito lang yung disadvantage nyo. Kailangan nyo bantayan to kasi baka hindi sila makahinga. So, ayan, may shot na naman. Ilang mg yung, ilang shot siya? Anong ano? 2 ml. 2 ml ang shot niya ngayon. Kasi, ayan, no, makikita niya na may mga wrinkled na yung ulo niya. So, day 4 ng kanyang vitamin K. Yan.